kamusta naman kayo, guys? Sana okay kayo. Kami, okay naman. Okay naman tayo. Yes. Kahit medyo late night na kasi galing kami sa ano eh, sa badminton. Sa tournament. Medyo and ano pa. Congrats. Medyo fresh pa ang pagod. Correct. And congrats, yes. David. Yay. So, ayun na nga. May bakas pa po siya ng ano, ng pagbabadminton niya. Baka masilip nyo lang. Ayan. Kasi may sugat siya sa ilong dahil natamaan siya ng shuttlecock ba? Sa net. Tumabit, sa net. Guys. Oo. Ayan. So, anyways. Ayan. Ganun talaga. Nangyayari talaga yan sa mga ganyan. But anyways, kung nakikita nyo kami ngayon, medyo kakaiba yung mood. Kasi nag-start na ako ng ano, nakstaray. Nag-start na tayo ng panibagong siguro chapter or journey sa aking YouTube channel. Kasi nakita ko sa, yes, YouTube merong podcast. So, magpa-podcast na po si Mami ka. Yan. Tignan natin kung mapiplay din to sa Spotify. Siyempre gusto natin yan, di ba? Yes. Kaya may mic tayo ngayon. And siyempre sa aking very first episode, special kasi si David ang i-interviewin natin. Well, interview hindi. Katsikahan lang naman. Inaanto ka ba? Medyo pagod. Pero kaya pa, guys. Pagod kasi sunod-sunod. Taping. Tapos ngayon naman, badminton. So, malakas naman ang resistensya ni David. Ano yan eh. Hindi napapagod, actually. Ngayong July po is 10 years na si David sa mundo ng showbiz. Yes! 2013 yeah. Po ako nag-start, guys, sa binuhihin niyo. Eh, 2023 na. Tapos 2023 na pala ngayon. So, parang, mm-hmm, hala, totoo ba to? Parang ang bilis. Kasi parang yung kasakasama ko dati na bata is nakakarga ko pa. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang very first na project mo sa GMA is? Binuhihin niyo. Yeah, na ilan taon ka nun? 10 years ago, mga, edi mga 6 yun. Mga mga 5 or 6. Mm-hmm. 'Yun. Pero bago kasi siya nagbinoyhen 'yon, nagve-VTR siya kasama, yep, si Mommy. Tapos commercials muna. Pero bago siya napasok sa commercials, VTRs po, tapos mga photoshoot, tapos nung 'di ba after mika na ano, mga 33 commercials sunod-sunod. Tsaka ako na-recruit ng GMA sa ano. Na-recruit sa talaga. anong nangyari kasi niya si David, mga 4 years old pa lang, nag-VTR na. Mm-hmm. So parang 2 years na silang nag-VTR, hindi siya nakukuha, as in, 'di ba? Alam mo 'yon. Mm-hmm. Nagka-tricycle kayo ni Mommy, nag-jeep kayo, as in lahat. Talagang super pagod kayo nun, di ba? May naalala ka pa ba nun? Tumatawid kami sa mga baha-baha, ganun. Oo, oh, ganun. So, sobrang struggles talaga nila. Mm-hmm. So, sabi ko nga kay Mami nun, tigilan nyo na yung kaka-VTR yan, di naman magiging artista si David. Kasi lagi hindi natatanggap, as in, hindi siya natatanggap. For 2 years, ha, straight. Mm-hmm. And then, after 2 years, bigla siyang natanggap sa commercial. So, ang yung very ano, first commercial mo is? Yung ano nga. Ano ba yun? Spaghetti. Spaghetti and then yun Lactum. Pangalawa yung Lactum. Yes. Tapos, with Judy Ann Santos. Tapos nagsunod-sunod na. May ano, may Pancit Canton. Yan. May Jollibee, ayun. Ano pa ba? Ano sa personal collection? Tang. Oo, Tang. Maraming series ng Tang, di ba? Parang 3 or 4. Tapos, Colgate. Ayo, Colgate. As in, ang tapos, dami Tide, talaga. Tapos, Tide kay Vic Soto. Oh, with Vic Soto. Tapos, yung parang ketchup na may kulay. Ano ba? Ano yun? Del Monte? Del Monte, ganun. Ketchup na may colors. Si Mami kasi tulog na eh. So, hindi natin mako-confirm. Pero madaming po talaga. As in, nung nakuha naman siya, nagsunod-sunod. Diba? And then, doon pumasok yung nag-audition ka sa Binoy Henyo. Yep. Kasama tapos, si Sina Halili. Yan. So, nakuha po siya sa Binoy Henyo. And then, doon na nagsunod-sunod. Ano yung sunod ng Binoy Henyo mo? Ninyo. Tapos, sumunod yung pari ko eh. Tapos, pang-apat na tila siya, oh, my mama. And then, yun yung daycare ng lola ko, Mika. Tapos, matagal ka kasi sa daig. Mm-mm. Yun. Tapos, siguro nag-pandemic. So, yung pinakauling, bolera na lang. Oo. Yun. And this July is 10 years na po siya sa mundo ng showbiz. Ayan. So, ang dami mo nang pinagdaanan. Pero ngayon, ano, what's keeping you busy? Hmm? Bukod sa pag-artista. Eh, di ano may... Ano? Yung badminton. Ano pa ba? Para tsaka alam din nila, di ba? Tsaka, kasi magsi-senior na po ako eh. So, pinaghahandaan na yung grade 11. Kasi yun yung mahirap ni Kai. Kasi, parang yun na yung stepping stone kapag punta ng college. So, mas mahirap siya kaysa sa high school. Mas, hindi ka pwedeng bumagsak. Tapos, kailangan mas focus ka sa studies. At ang kukunin mong course ay? Kasi yung architect. Ganun. Gusto niya maging architect. Ay, mahirap pa naman yung strand na kinuha ko. Yung science, technology, electronics, tsaka math. Kaya yung pagsabay-sabay yung lahat?
Kaya pa? Hindi natin alam. School, sports. Baka pwede na ngayon. Lately, medyo konti mga projects mo, di ba? After Bolera, medyo pasundot-sundot. Namimiss mo ba yung mga dati na talagang sunod, super busy? Ano, meron naman kasi mga ano magpakilaman, yung mga one day lang. Masaya kasi may kayong teleserya kasi mas may enjoy mo. Tsaka mas nakakaano ka. Marami ka nakikilalang friends and new people, mm-hmm, ganun. Kaya yung gusto ko, na-enjoy ko. Na-enjoy mo naman siya. Mm-hmm. Parang hindi mo siya nakikita as kailangan ko magtrabaho. Hindi, gaya ng Bolera. Dahil sa Bolera, naging close nga kami ni Ate Kylie Padilla. Tsaka nila Kuya Raver. Sabi mo nga, nakikwento mo. Masaya sa teleserye. Kasi matagal kayo magkasama. Si ano, sa pare ko, Tita Ding Dong. Di ba parang naging anak kami na... Oo. Tapos na close. Noong naglaro nga kami sa Family Feud, mm-hmm, binanggit kita. Sabi niya, malaki na si David, ako kumusta mo kasama. So, ano yung pinaka first ever heavy scene mo na nagawa mo? Yung, di ba, hindi naman kasi heavy scene yun eh. Siguro sa mga marami tayo heavy scene. Pero sa akin, nung bata ko, parang ano lang. Iyak ka lang. Ah, sige po. Totoo po ba kayo, tatay ko? hindi ko lang... Hindi, siguro bata kasi ako, Mega, hindi ko naintindihan yung kwento, kaya Pero ngayon, pinamemorize lang. Parang ano siya. Ano yung mabigat sa'yo ng mga eksena yung na mabigat, nagawa mo na? Yung mga mabigat, Mega, late. Kasi dati yung mga iyakan scenes ko, parang pinapaano lang sa akin eh. Wala lang sa akin. Sige, iyak po ako direct. Parang hindi mabigat yung ano. Uh-oh. Yung mabigat, yung lately na lang, yung tumanda na ako, Mega. Kasi di ba nawala ako sa shooting, so medyo nahirapan ako mag-ano ulit. Pagbalik mo. Pagbalik. Yun yung, dun nagsimula yung mga heavy scene. Siguro yung sa Bolera, yung kay Tita Jacqueline Jose. Ang galing mo dun, ah. Ang dami niyang views sa TikTok nun, ah. Yung nakasabay ka sa kanya. Yung diba? Breakdown ng mga iyakan, siguro, yung sa palo. Yung talaga yung ano, sa sobrang iyak ko, sumasakit na yung ulo ko, maano na eh. Yung, sa ano, pinakabago din, Mika, yung sa wish ko lang, yung kasama si Tita Rita Avila. Medyo medyo mabigat din. Kasi, di ba, nakita mo sa screen ng director, medyo mabigat yung ano namin, balikan ng lines. At ang hirap kapag ano, mabigat yung eksena tapos pagod ka na. Yung isushoot siya na madaling araw. Yung sa Bolera, ano, nasa lakban kami nun, Mika, tapos parang, ano yung ano, ano yung pinaka, parang sobrang init kasi probinsya siya, tapos nagtitaping kami ng sa bilad ng araw, halos maka, tatlong takes na breakdown sunod-sunod. So, yun yung mahirap yung, ilo na ako, parang magko-collapse na ako, medyo nasusuka na ako. So, nung ano, sabi ko, direct, wait lang po, ano lang, tubig lang, hirap medyo nasusuka na ako. Oh, yung pagod ka na, pero kailangan mo pa rin umarte kasi. Para maganda ang delivery sa So, yun yung mga naalala mo, yung Tita Jacqueline, yung lately sa wish ko lang. Pero yung mga dating iya kami, hindi ko kaya na, mo, ano. Yung mga dati. Parang madali na lang sa akin yun. So, ano naman yung mga ano mo, yung mga favorite na mga lines mo, or yung eksena, anong pinaka-paborito mo sa lahat? Pagandang mo ko yung eksena, ano, yung may ginagawa kang activity, kunyari sa... Diba, sa binuhin niya, yung mga naglalaro ako ng mga robot. Yung mga gusto ko. Yun yung favorite eksena mo? Ayoko yung mga eksena ng, ano, yung nakatayo lang kami, tapos ibabato lang kami lines. Gusto ko yung, kanyari, naglalaro ako. Kanyari, nagtadrawing ako, ganun. So, gusto ko may ginagawa sa eksena. So, parang gusto mo yung nag-enjoy ka. Ayaw mo ng mga iyakan. Ayaw. Pero ang galing mo doon, in fairness, ha? Hindi halat ang ayaw mo. Hindi yung, diba? Dati kasi, bago mag-pandemic, yung acting ko, gusto ko yung sa daycare ng lola ko, gusto ko yung mga ano kami, nag-i-swords, ganun. Tsaka ko lang nagustuhan yung mga iyakan scenes. Nung ano na yung pagbalik ko sa ano, after ng pandemic, kasi yung dami ko pinanood ng mga movies, parang okay, parang gusto ko gayahin yung mga pag-deliver ng lines. Ano yung mga lines na favorite mo? Ah, hindi ko na alam. Ang dami. Ah, so wala kang ito talaga? Hindi. Ang bilis ko memorize kasi pagka-memorize ko, kinakalimutan ko na agad. Nagda-detach ka agad? Yung pinapanood ko sila mga Leonardo DiCaprio, mga iyakan nila. Yung ano lang, yung tumutulo lang. Wow! Have you ever doubted yourself na hindi mo kaya? Eksena. Oo, alam mo, bigla kang natakot. Hindi ko to kaya. Natakot ako. Marami. Na-pressure ako. Ganun. Lahat ng parang flaws and ano, mga kabamigan lumabas na after ng pandemic eh. Kasi napahinga ako. Ah, dun ka nakaramdam. Kasi, diba, kay Jacqueline Jose.
Di ba parang, oh shit, kaya ko ba to? Kaya ko ba makipagsabayan kay Tita Jacqueline? And ano yan? Eh, ano nga ba yun? Yung parang world ano siya, may award siya sa acting. Oh, tsaka ano. Bati ka na talaga siya eh. Na-pressure ka nun. Mm, pero dati, hindi naman eh, yung bago mag-pandemic. Si Tita Nora Honor nga, nakasabay ko dati. Saan? Sa ninyo. Ay, talaga? Mm. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Totoo ba? Mm. Ay, hindi pala ninyo sa Parikoy. Oh, weh. Nung ano? Tama ba yung memory mo? Mm, tama. Ano siya? Pulubi siya dun. Tapos, kunyari, away-awayin ko siya. Kung baga noon sanay ka pa kasi ano. Oh, wala lang sa akin kasi enjoy lang ako, memorize, enjoy tapos gawa sa eksena. Inano pa ako noon ni Direk Mario J. De Los Reyes. Pinaano niya pa ako. Oh, review mo 'yan. Inulit-ulit. Memorize ko na po 'to, Direk. Actually, mabilis siya mag-memorize talaga. Naku, minsan lang kasi si Miss Nora Honor dito kaya dapat walang error yung artista. Oh. Napipigil na ako. Kaya ko na po to. Feeling ko dati kasi bata ka pa, kaya parang magaan pa lahat. Pero syempre, habang nagkakaedad tayo, mas napipressure tayo. Mas napipressure na kasi ano. Mas nag-iisip na. Tsaka may ina-expect yung mga tao na ano eh. Medyo judgmental na kasi lahat ng tao ngayon. Hindi na yung ano. Diba nga sa ano, mga comments ng video sa ano sa GMA or kahit anong show. Mm-mm. Ba't ang pangit ng acting niya, ganun-ganun. Ah, so kaya, doon ka din nape-pressure sa mga comments ng mga kaya tao. Ano, kaya, ginagawa ko, pag nanonood ako ng crying scene or iyakan na mabigat, kahit ano lang may ka, ano, inaaral ko, tapos sinusubukan ko i-apply sa mga eksena para lang ano, ay kung ma-judge man ako, at least sa mata ng director or ng producers. Okay ka. Okay. Sa lahat ng mga nagampanan mong character, sino man yung pinaka-favorite mo na character? Yung ano, si Binoy. Ay, yung una. Ay, bakit? Bakit siya? Hindi kasi special siya, Mika. Ah, dahil yung very ano, first, ano mo eh. Tsaka yun talaga yung marami kong ginawa. Lahat ng locations, pinagano ako. Isang location, nanood ako ng movie, kumakain ng popcorn, tsaka ng candy. Next location, may birthday party, nakikipag-ano ako, labanan sa mga bata. Oh. Susunod naman, naging bombero ako, nakikipag-experience sa mga parang movies. Parang na-enjoy mo talaga siya. Yun yung pinaka-enjoy na ano. Yung wala pang pressure. Wait, na ano. Wait, tanong ko lang, hindi mo ba na-feel yung, kasi diba yung mga ibang child star, na-feel nila na parang, hindi ko nagawa yung pagkabata ako kasi artista na ako agad. So ikaw, hindi mo ba na-feel yung gano'n na, dapat naglalaro ako sa labas, dapat di ako nag-artista eh. Na-feel mo yun? Hindi, kasi ini-enjoy ko lahat ng ano, lahat ng tapes. So wala ka ng mga regrets. Tsaka, contenta na ako. Kaya lahat na excited ako nung bata ako. Lagi ko, ano, kahit sobrang likod, kahit galit na sa akin yung production. Okay kasi lang makulit po, siya dati. At least sobra. Na-enjoy ko yung mga taping, yun yung mga special days. Yun ang totoong childhood na hindi na may-enjoy ng mga bata ngayon. Childhood nila ngayon, ani. iPad, ano, hindi na kasi nagpa-playground. At least ako, na-enjoy ko yun. Ah, kumbaga, at least naranasan mo din naman yun. Tsaka, sa taping ano pa, mo naranasan. Tsaka, masaya ako na na-enjoy ko yung childhood ko. Tapos, kumita din ako. Baka po, ano niya, hindi po ako obliged. Pero, at least natulungan ko si Mami ka. Kasi dati, naghihirap po si Mami ka sa ano eh. Grabe naman yung naghihirap. Hindi naman, pero, yung ano, siyempre, di mo kayang pag-isa-isahin lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin. So, at least nakatulong ako sa at a young age. Sila, yung lola namin, si mga kapatid ni Mami ka, naka-ano pa tayo, naka-move sa magandang bahay, di ba? Tas, wow, maganda talaga. Maganda bahay. Baka isipin nila. Pero, tas, medyo maayos. Pero, tapos, ano, nakalipat din ako sa magandang school. Natutunan ko din yung, ano, yung tumutulong sa ibang tao kasi ano naranasan din natin yung ano eh yung talagang wala talaga may ka, 'di ba dati San Marino lang kinakain natin 20 tsaka pesos. Toyo. Nag-uulam siya ng toyo. Tapos yung diba? Kaping may kanin. Tapos so kaya nga sobrang galante ko kahit sa mga kaibigan ko. Oo, kasi naranasan ko ano, eh. Ano. Tsaka may ano ka dati may ka eh, parang ano ba yung lesson na the more you give, the more you get. Yung parang kahit nagbibigay ka mo ng marami sa ibang tao, papagpalain ka naman. Kaya you don't mind, parang gano'n. Sa mga napagdaanan mo ng mga shows, sino naman yung pinaka-favorite actor mo na nakasama mo? Siguro lahat naman, Mika, kasi lahat naman na mga nakasama ko magagaling eh. Pero yung siguro yung nag-enjoy talaga yung ano, hindi lang parang beyond sa
work yung parang bad namin sila. Siguro sila Ate Kylie, sila Wedding Dong, yun. Sila kasi Ate outs, Jillian. Ate Jillian. Mm. Oh, kasi ano, hindi lang kasi yung ibang actors na kasama ko sa mga shows, nag-aano lang kami, parang nag-e-enjoy lang kami, nagbabanding lang kami pag mga eksena na, pag nasa ano lang, tent lang. Pero si Ate Kylie dati kasi nung sa Bolera, ganito na lang. Si Ate Kylie dati sa Bolera, parang ini-invite niya pa kami sa hotel niya, sa room niya, para, tara David, punta ka dito, kain tayo, tapos paint tayo, ganun-ganun. Mm. At least, may bonding. Nakakapagod bang maging artista? May ibang times na nakakapagod, pero as long as, siguro ina-enjoy ko lang yung ginagawa ko. Hindi naman. Pero may time na ba na na-feel mo na parang ayoko na, pagod na ako? Nung ano, nung after pandemic na lang. Siguro. Bakit? Siguro ano, walang projects, ganun. Ah, dahil ganun. Parang wag na nga. Namimiss ko yung mga, ano, old days na sunod-sunod yung mga teleseries ko. After like 4 years teleserye, may sunod ulit na ano. So, parang wala na. Parang siguro dito na lang yung ano, hanggang dito na lang. So, ano ka lang. Napagod ka sa paghihintay? Pero hindi ka napagod dun sa part na hindi ayoko na yung ganun, wala. Hindi na. Okay. Ano naman yung pinaka-best thing of being an artist? Ano? Ano, Mika? Ano? Ano, dun na tayo sa reality of the situation. Okay, of the, ano yung best thing? The best thing is nag-work ka, may blessings ka, at nabibigay mo din niya sa iba. Sa habang iba, nabibigay ka sa iba? Ibang tao, may blessings ka din na natira sa'yo din. So, win-win, diba? Na nakukuha mo din yung mga gusto mo. Yun talaga yung reality. Marami ka na ako kung gusto mo na ano, kunyari gusto ko ng Jordans. Pwedeng ganun. Siguro yung ano din, yung nakakapagbigay ka ng lesson sa ibang tao, yung dati sa Niño, yung mga ano, nung Santo Niño ako nun, may mga quotes pang kinukuha yung mga tao, tapos sinishare nila, nakakaano sila ng life lessons. Ah, okay. Tsaka nakakatawa din yung maraming ano sa'yo. Natutuwa. Yung maraming natutuwa sa akin, maraming, wow, David, ang galing mo naman, umarte, ganun-ganun. Siyempre, gusto ko yung attention, tsaka yung mga puri. Gusto ko yung mga, wow, natutuwa ka din minsan sa sarili mo pag napapanood mo. Yung ano, nung taping ako sa Wish ko lang, sabi ni Direk, sabi mo din, tsaka ano, wow, ang galing mo David, ang galing mo umiyak. Sabi, wow. Actually, ano ba? Ganun-ganun ako. Ano ba? Actually, ito ha, alam mo, di ba, syempre dapat kapag anak mo, pag napapanood mo, alam mo na parang, si David dyan matatawa ka, pero hindi naghihiwalay talaga agad yung karakter mo sa bilang ikaw. Kasi pag, eto pa, halos lahat ng mga pinaportray niyang roles, hindi ko ba alam kung bakit lagi siya api. Kaya ako, naiinis ako yung pag inaapi siya, bubugbogin siya, papatayin siya, sasaksakin siya. Sabi ko, ano ba to? Nanggigigil ako. Ako inaapektuhan. Kaya minsan ayoko manood kapag binubuli ka dun sa palabas. Pero ibig sabihin, effective kang artista kasi affected pa rin ako at hindi ako nakaka-move on. Lalo na yung isang palabas sa magpakailan naman yung binuli siya. Dalawang beses yata ikaw na binuli dun eh. Tapos napinatay. Actually, lagi siya namamatay eh. Sinaksa ako 100 times. Lagi siya namamatay. Tapos grabe, naaawa talaga ako. Sabi ko parang hindi ko kaya. Kahit minsan nasa set na ako, naaapektuhan pa din ako. Awang-awa ako. Ganon. So, kaya lalo na kapag masaya kapag ina-api ka sa role, tapos pag-uwi mo, anak, gusto mo ice cream, gusto mo ng ano, para punta tayo Green Hills. Kasi affected ako, ganon. At saka kasi yung mata kasi ni David nangungusap, so parang kahit ano lang sasabihin niya, konting ano lang, hala, yung mata niya, puppy eyes, ganon, na-apektuhan talaga ako, agad naiiyak na ako. Yun yung kagandahan sa'yo, hindi kong ma-explain. So, ibig sabihin, may something talaga sa'yo na pag umarte ka, hindi super OA, hindi exage, pero isang tingin mo pa lang, may laman na. So, yun. So, punta naman tayo ngayon sa saddest part. Ano naman yung saddest part? Kasi, syempre, Oh my God. Magka-umiyak kasi maiiyak din ako. Okay, sige. So, kalma ka muna. Ako na lang siguro muna yung magsasabi. Kasi ako, personally, as a mom and as a fan of... Oh my gosh. Teka lang, kaya ko ba to? As a mom, na-hurt ako for him. Kasi
bago tong interview na to, kanina ko lang sinabi sa kanya na tapos na yung contract niya sa Sparkle at yung breaking news or heartbreaking dun is hindi na siya nirenew ng Sparkle. So parang nalungkot ako na, shucks, paano ko to sasabihin kay David? Hindi ko alam. Ayokong sa akin manggaling, pero dapat sa akin manggaling eh. Kasi gusto ko ipaunawa sa kanya na huwag ka ma-hurt, lahat may dahilan, and gusto ko siyang i-comfort. So, na-hurt talaga ako for him. Actually, ilang araw ko nang iniisip paano ko sasabihin, hanggang sa kanina, naglakas loob na ako na sabihin sa kanya after ng tournament, kasi ayokong masira yung laban niya, kasi nanalo siya sa laban eh. And then, tapos magbabalita ako ng, di ba? Ang saddest part sa pagiging artista ay... Gaya yung sinabi ni Mami ka na hindi na daw ma-renew yung contract ko. Siyempre, nalungkot ako. Kahit sinabi niyang, God's plan naman yan, God's plan. For my reason. Din, pero, siyempre, hindi mo may iwasang i-remember yung mali 10 years kasi lahat ng projects, lahat ng... Paano ba? Parang gusto ko kasi yung ginagawa ko, mga tsaka... yung mga nakakasama ko mga tao, yung mga productions, yung mga... Kasi ang dami ko nang parang na-build na ano, parang connections sa GMA. Parang yung ang dami ko ng artist na naging friends, ang dami ko na naging kaklose sa GMA, ang dami ko na naging kaklose sa mga directors, staff. Kasi lahat yan, di ba, binabati ko dati, as in... Lahat. From isa director mo. To nagsiserve ng pagkain lahat sila. Parang, uy, si David! Parang, di ba nung nag-tape ako sa wish ko lang, sabi, uy, laki mo na. Kasama pa kami sa binayin yun eh. Ito, alala ko pa. Relax, kuya. Parang, hindi na tayo magkakasama ulit ah. Kasi, wala na ako sa ati. Yung contract ko. Sila. Yung imong artist nga, imong artist nga na makasama sila, siguro sila Ate Jillian, sila Ate Sheena, sila Kedding Nong, kasi syempre GMA sila, and mawala na ako sa GMA. Kaya, kinausap ako ni Mami ka. Ano na feel mo? Naisip ko na, ito na ba, ito na yung end ng career ko. So feeling mo parang hindi ka na mag-artista after nito? Hindi natin alam kasi... malapit na ako mag-college kung itutuloy ko pa ba, pero siguro at least, di ba, young at a young age na-experience mo na-experience ko na, and ano naman, thankful ka naman sa GMA, of thankful course naman ako, of course sa mga experience and blessings na binigay nila sa akin, pero wala, hindi mo ma you can't help it kasi nagbabago din yung mga times may ka iba na yung gusto ng tao, iba na yung gusto nila, may love teams na, gusto nila na, you know, kasi diba after ng pandemic, parang bigla na, nung bago mag-pandemic kasi, pataas na pataas eh, tapos nag-pandemic, shoot! Damn! Parang napag-iiwanan na ako ng ibang artist. And that's fine with me. Siyempre parang gusto ko pa rin mag-teleserye, yung... Gusto ko pa rin parang mag-perform, magpaiyak ng tao. Gusto ko pa rin na maraming nanonood sa akin. Pero wala, yun talaga ang buhay. Not, ano ba yun, sabi nila, nothing lasts forever. Nangyayari naman talaga yan sa buhay ng tao. Di ba lagi ko sinasabi sa'yo, nothing is permanent and change is constant. Lalo na sa pag-artista, hindi all the time eh, ikaw yung nandyan, ikaw yung nasa taas. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka, kasi may ups and downs naman talaga. So kung may mga down moments, huwag ka mag-alala kasi iikot din yan. Sinasabi ko din kay David na lahat ng bagay na nawawala, laging may kapalit. Diba? At saka lahat ng mga nangyayari sa buhay ng tao, lahat ng mga pinagdadaanan natin, lahat may ibig sabihin yan. Kumbaga, everything happens for a reason. Na hindi lahat gusto ka, hindi rin naman lahat ayaw ka. Ano nga, Ben, may nag-text sa'yo, sabi. Parang beginning na lang daw to ng new journey siguro. And sinusubukan ko na lang tanggapin yun na tapos na tong chapter ng buhay ko. Siyempre, tumatanda na ako. Sabi niya, hindi pa naman, tumatanda ko na agad. Ano pa ako? Huwag ka nang umiyak, umiiyak tuloy si ano, yung friend mo. Sabi new journey daw. Just sabi,
Nakakatawa. Yung isang sinabi niya, sabi niya, if not sparkle, shine daw. Sa iba, oo. Yun. At saka, alam mo, thankful ako na, ano, na may mga friends ka. Sayang wala dito si Shane. si ang pangalan nito, si ano, si... Si Dominic. Si Dominic anito. I thankful ako na may nakatagpo ka ng mga friends na totoo sa'yo. Kasi bihira yun mahanap nowadays. Diba, Alnira? Oo. Na naiiyak na din dyan sa gilid. Totoo yun. So, i-treasure mo kung ano yung mga nasa paligid mo. Kung ano yung mga nawala, ganun talaga. Pero kung ano yung mga nandyan, yun yung i-treasure mo. Pero malay mo naman, hindi pa dito nagtatapos ang lahat, di ba? You'll never know. Alam mo, ang buhay naman, maraming mga surprises eh. Di ba? Naalala mo yun dati, hindi ka nakukuha sa mga VTR for 2 years. Hindi ka nila pinapansin. Actually, dahil inis pa sila sa'yo. Kasi makulit ka, takbo ka ng takbo, pasaway ka. Ilang beses kang hindi nakuha, nireject ka na nireject for 2 years. Pero ano nangyari? Dumating din yung time mo. So, malay mo, baka may rason talaga kung bakit nangyari ito ngayon. Tapos meron pang magandang kapalit na may shining moment ka din. You'll just have to wait. Diba? Wait ka lang din ulit. Parang umikot lang din ulit. Kaya mo yan. Diba? Ang bibigay din ang blessings. Diba ngayon, award ko? Oh, tapos nagka-award ka pa. Oh, at least na-recognize. Kayo naman ang mahalaga. Yung pagiging artista mo na-recognize. Nagka-award nga. Tuwan-tuwa ako. 10 years akong nagpapakahirap. Ni na, isang award, wala ako. Diba? Hindi, meron naman kaso onti lang yung dati pa. Uh-oh. Pero parang 10 years akong nagpapakahirap. Nano, hindi nga ako naano. Natalo ako dun sa... yung best child performer, ganun. Ah, oo. Pero ngayon, at least, na-recognize na ako, and at least, hindi masyadong taga sa puso yung news. Oo, kasi may mga blessings pa rin. Anyway, speaking of blessings, sabi mo nga, at least hindi masyadong taga kasi may mga dumarating na blessings at maganda pa rin nangyayari. Balikan naman natin yung mga moments mo ng pag-artista in the past. Ano yung pinaka-happiest mo? Lahat. Yung ano, yung pinaka 10 years na mismo. Lahat yun. Ah, yung happiest. Kada, na nakarating ka ng ganong kahaba. Kada, kasi hindi biro yun eh, di ba? Kada taping is a happy moment. Kasi syempre, blessing eh, di ba? And, well, gano'n talaga ako. Gusto ko enjoyin kung ang ano lang, ang masaya ay na-enjoy ko na hindi yung parang sinulit ko na lahat ng taping days. Kahit may mga araw sa teleserye na nakasira ako ng props, nakasira ako ng location. At least, nasulit ko na. Kaya panoorin niyo yung last, ano niya, last taping. Siguro, ako na talaga yung sana naman, hopefully, hindi pa last. Yung last na tinaping namin, na-wish ko lang. Naman. Alam niyo, sobrang nakita ko yung effort at pagod ni David. Nung sabi ko, grabe. Kung ako to, hindi ko to kaya. Baka sumuko na ako. O ayoko na po, hindi ko na kaya. Pero nung nakita ko siya, ang tiyaga mo. Kasi, binasa siya ng ulan, pumasok pa sa ilong mo, tsaka sa tenga mo. Yung, anong tawag sa ganon? Yung, sombrero. Oo, yung naliligo siya. Kasi ang role niya doon, tinamaan ng kidlat. So, inaano ko ngayon. Parang, grabe yun. Alam, medyo ano, na, believe it or not, nigga, pero parang, inisip yun, siguro ito na yung last, ano ko, last performance, parang ganon. Bakit? Siguro ito na yung last performance ko. Eh kung ito na yung last performance ko, ibibigay ko na lahat. Kasi parang the past few days nun, di ba, ano, parang... Nakakaramdam ka. Nakakaramdam na ako na, hey, magte-10 years na ako, bakit parang wala pa rin namamansin? Wala pa rin update. Parang... Okay, hintayin nyo na lang yung news. Ngayon, dahil may gala night ngayon, gusto ko lang malaman, ano nafe-feel mo na hindi ka invited? Kasi lagi ka nagtatanong sa akin, Mika, hindi pa ako ini-invite. Ano nafe-feel mo? Siguro, malungkot. Kasi hindi lang naman yung gala night yung inalala ko. Gusto ko lang makipag-spend ng time sa mga co-artists na nakasama ko the past 10 years. And... okay lang naman sa akin talaga kung hindi ako ma-invite kasi syempre humble tayo and kung hindi ka invite huwag ka pumunta kasi ganun talaga, hindi ka in-invite for a reason and there's more to life naman yung ka eh. Diba? Pero alam niyo ngayon lang nag-breakdown si David kasi pag parang nag-uusap kami pag nag-uusap kami about it strong siya na sinasabi niya okay lang yun Mika, edi kung hindi ako kasama doon or kung hindi ako invited o kung hindi ako kasali,
tanggapin ko na lang, okay lang yun, ayoko namang ipilit ang sarili ko. Ganun talaga, may mga bagay na hindi para sa'yo. Gumaganon siya sa akin. So, ako, akala ko... Pero, syempre, yung... Yung pala, deep inside, ano na siya? Medyo may ade, may onting sakit pa rin eh. Kasi kanina, habang nag-usap ka tayo tungkol sa mga past experience ko, medyo naalala ko na yung, wow! Naalala ko yung binahenyo. Naalala ko sila, pwedeng dog. Nagda-dub smash pa kami nun. Naalala ko yung daing. Bata-bata pa ako nun. Alam mo kung bakit yung sobrang hurt? Kasi di ba sabi nga nila, when you invest too much, you get hurt too much. Kasi ibig sabihin, yung craft mo sobrang mahalaga sa'yo at binubuhos mo yung buong pagmamahal mo. Kaya, kung saan ka nagbubuhos ng attention mo at buong pagmamahal mo, mas dun ka masasaktan sa bagay na yun. Kaya ibig sabihin, naging seryoso ka sa pagiging artista mo. And you did well naman. Kumbaga, nabigyan ka na din naman ng chance, naging bida ka, na-experience mo lahat. So, kumbaga ngayon na natapos na, yes, magiging thankful pa rin tayo. So, anong gusto mo sabihin sa GMA? Baka may gusto kang pasalamatan. Thank you po sa lahat ng binigay niyo sa akin blessings. Thank you po sa lahat ng mga producers, staffs, directors na naniwala sa akin and mga co-artists and other people na nakatrabaho ko din. Naniniwala naman ako na everything, di ba? Everything happens for a reason. And hindi lang nasayang lahat ng yun para sa wala kasi nakatulong yun tayo. Will unknowingly or knowingly sa ibang tao. Yun ang mahalaga, di ba? Not everything is about you. So, ano naman yung advice mo para sa mga nangangarap na kabataan dyan? Tsagayin niya lang. Enjoy niyo bawat araw kasi katulad ko nga, di nyo alam, one day, titigil din yan. At least, pag dumating yung araw na yon, na-enjoy mo na lahat ng bagay-bagay sa pangarap nyo. Sabi ka nila, di ba, it's not about the destination, it's the journey. And yung journey ko sa pagiging artista, hindi man na ako umabot sa best actor, at least marami akong natutunan along the way. Thank you, David, for sharing. And don't cry na. Para naman ako yung mawawasak pag umiiyak ka eh. Tama na yan. Anyways. Thank you so much. First podcast lang. Thank you so much, guys, for watching this vlog. And abangan nyo po yung mga susunod nating podcast. And good luck to your next journey, kung ano man ang magiging next journey mo at kung ano man ang mga tatahakin mo natin together. Andito lang ako. Marami pa tayong magdadaanan na mas masakit pa dito. Totoo yan. Andito lang ako for you palagi. Through thick and thin, okay? Anyway, guys, thank you for watching this vlog. Sana nag-enjoy po kayo. At kung napaiyak po namin kayo, punasan na lang natin ang mga luha natin. And then, move forward. Ganun lang naman talaga ang buhay. Minsan iiyak ka, at minsan patawa ka. Thank you.